air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your gem in your third year. So air sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung panood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign. You have the Four of Swords and air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. You have the King of Swords and air sign. And the Knight of Wands, a four sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? So you have here air sign, the Four of Swords. Usually the Four of Swords is taking your time for yourself, makarecover, makapag-isip-isip, taking your moment, mas gusto mo mapag-isa, something like that. Maaaring iba sa inyo, extrovert, pero may mga time na gusto mo rin na maging introvert. Ayaw mo nang merong kausap. You just want to have time to be alone. Kasi minsan kapag mag-isa ka, dun mo nakokontemplate, dun ka nakakapag-evaluate, dun ka nakakapag-muni-muni, something like that. Also, the Four of Swords is time for you to heal, recover, recharge yourself, di ba? Let us clarify later on kung ano yung sitwasyon na yan. You have the King of Swords. This is a very strong personality. Yung tipong marami kang alam, meron kang alam, may natuklasan ka, meron kang na-realize, meron kang napagtanto. You have this confidence sa sarili mo na walang makakahadlang sa'yo, something like that. Or possibly you are connected with the King of Swords. Yung para bang handa kang panindigan. Let us clarify this energy. And you have the Knight of Wands, a four sign. It feels like there is someone rushing towards you. Be ready, air sign, may paparating sa buhay mo. Very strong ang personality. With the Knight of Wands, walang pag-aalinlangan. Siya yung tipo ng taong para bang hindi niya na pinag-iisipan. Basta gagawin niya kung ano yung gusto niya. Gusto niyang gawin sa sitwasyon na yan. Let us get more information. Give me the King of Swords for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me the King of Swords for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have the Tower. Sudden change. And the Wheel of Fortune. So, meaning to say, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, posibleng merong kang natuklasan, nalaman, nakatotohanan, na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon mo, sudden change. And this information, kung ano man yung na-receive mong information, nalaman mo, natuklasan mo, na-realize mo, na pagtanto mo sa buhay, yan yung nagpabago ng takbo ng buhay mo, air sign. Merong mang na-break, nag-collapse, nagkahiwalay, nawala ng work, nag-resign, pero para bang ito na yung moment or pagkakataon to change your life with the Wheel of Fortune. Yung the Tower energy, may purpose yan sa buhay mo. May dahilan. May dahilan kung bakit nalaman mo yung totoo. May dahilan kung bakit meron kang natuklasan. May reason kung bakit meron kang na-realize sa sitwasyon. Maaring ito talaga yung nakatadhana para sa iyo. Possible na kung ano yung buhay mo noon, hindi talaga yun yung destiny mo. Kaya minsan the Tower energy, pinagdadaanan natin yan, sudden change, bigla ang pagbabago, kasi inililid tayo sa tamang landas. Di ba may mga times or moment na napapa-question tayo, bakit ako pa yung nakakaranas ng ganitong buhay or sitwasyon? Ang hindi natin alam, air sign, may plano para sa atin. You just have to trust the process.
Maari yung inakala mong sitwasyon, hindi talaga yun yung destiny mo. Hindi talaga yun yung para sa'yo. May ibang nakalaan para sa'yo, air sign. May dahilan kung bakit meron kang nalaman or natuklasan sa sitwasyon. Let us get more clarification. Particular man yan sa trabaho mo, sa career, or sa love life. May purpose yan sa'yo. Give me the Four of Swords for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me the Four of Swords for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have the Eight of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. And the World Energy. Alam mo, meron talagang malaking pagbabago sa buhay mo, air sign. Maari meron kang pinagdaanan na Eight of Swords energy. Yung parang hindi mo alam yung mangyayari or kahantungan ng buhay mo. Kasi yung sudden change na yan, yung bigla ang pagbabago sa sitwasyon, you have the Tower and the Eight of Swords, really confusing, di ba? Maaring ikaw ay nawalan ng trabaho, nag-break kayo ng person mo, nagkahiwalay kayo. Or possible na hindi na maganda yung takbo ng iyong career, business mo, hindi na ganoon ka-solid. Or meron mang nang betray sa'yo, nang loko, nang cheat. Diba? Minsan, nakaka-confuse sa sitwasyon, Eight of Swords. Yung mga bigla ang pagbabago. Minsan, hindi mo alam kung paano ka magsisimulang muli. Anong gagawin mo para makabangon muli sa pagkakadapa? Sa mga problemang pinagdadaanan mo, paano mo makakayanang makarecover, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius? Tingin ko, isa ito sa iniisip mo eh, kaya nagkakaroon ka ng Eight of Swords. Ano yung gagawin mo? You are feeling lost. Ibig sabihin nito, ipinararating sa'yo ng universe, the Four of Swords. Take your time to think about it. Huwag mong hayaan na forever kang magkaroon ng ganitong energy na Eight of Swords, confused, lito, naguguluhan. Hindi alam ang gagawin. Matalino ka, air sign. Gemini, Libra, and Aquarius, wise ka. Wise kang tao. Nararamdaman ko na makakayanan mo makaget over, makarecover, at makahanap ng paraan para makaalis sa ganitong sitwasyon. You have the Four of Swords. Take your time. Take your time to heal yourself, to recover yourself. Kung kailangan mo mapag-isa, then do it. Air sign, it is your life. At isipin mo mabuti, you will have a new beginning, the world. This will change your life. Yun yung dapat nilulook forward mo, air sign. Kung merong mang nag-end na sitwasyon sa buhay mo, relationship man yan, sa trabaho man yan, dapat you are looking forward to your future. The world energy. May pag-asa pa, may bagong buhay, bagong kinabukasan. Okay, give me the Knight of Wands in your energy. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me the Knight of Wands for your energy. You have the Ace of Pentacles, an earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. And you have the Fool. Okay, so in the near future, may paparating sa buhay mo. There's a blessing and opportunity. Para sa ibang air sign, just take a leap of faith. Kung ano man yung darating sa buhay mo. Just go with the flow. Huwag mo antayin. Huwag mo istresin ang sarili mo kakaantay. Darating yan sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Also, para sa ibang air sign, if there's a blessing and opportunity na darating sa buhay mo, do not make a rash decision, Knight of Wands. Take your time. Just relax and enjoy your life. Okay? Huwag magmadali. Kasi ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, nakaplano na yan. Okay? Take your time to relax. Let us get more clarification energy for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius.
Okay. Air sign you have here, this Eight of Wands, a four sign. May magbabalik with the Five of Swords and air sign Gemini, Libra, and Aquarius. Maaaring ikaw ay connected with the four sign Aries, Leo, and Sagittarius. Feels like there is someone na magbabalik sa buhay mo. Someone na nakaaway mo, nakagalit mo, nagkaroon kayo ng argument. Hindi kayo nagkasundo. Feels like may pagkama-pride or may ego yung person na connected sa'yo. May pagkama-kasarili. Maaring siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng sudden change or bigla ang pagbabago sa buhay mo, air sign. Pero tingin ko magbabalik siya sa buhay mo, be ready with the Eight of Wands. Posibleng para makipag-ayos. Maaring nakapagbitaw kayo ng masasakit na salita sa isa't isa. Posible rin na air sign ang connected sa iyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Pero ang nafe-feel ko with the Eight of Wands, para bang gusto niya na ng reconciliation sa conflict na pinagdaanan nyo. Tingin ko, you are ignoring each other. Para bang, nung nawala ka sa buhay niya, doon niya na-realize yung mga pagkakamaling na gawa niya. Let us get more energy, clarification for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign you have here, the Five of Wands. Conflict again. You have two conflicts in your situation. Minsan pag sinabi nila sa reading na magkasabay, merong conflict na magkasabay lumabas sa reading mo, air sign, ibig sabihin yan, meron at meron talagang pagbabagong magaganap sa buhay mo. Nakita natin kanina, you have the Wheel of Fortune, Wheel of the Year, and the World. This indicates change in your life. Kung ano man itong conflict na pinagdaanan mo, maaaring ito yung reason ng pagbabago sa buhay mo. Conflict and the Ten of Swords. Endings bring new beginnings. Nagkaroon ka ng problema sa ibang tao. Maaaring ang iba sa inyo, air sign, dinidistansya mo na yung sarili mo sa mga taong nakakatoxic sa buhay. Kaya siguro you really want to have your time for yourself. Kasi at least peaceful yung buhay mo. Diba? Hindi magulo yung sitwasyon. Posible ang iba sa inyo, merong mga relationship like friendship or partnership or with other people, para bang dinistansya mo yung sarili mo. Kasi alam mong nakaka-toxic na ang sitwasyon. Let us get more energy clarification for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me some energy clarification for your situation. Okay. Ang iba sa inyo, brokenhearted, Three of Swords, and air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. There's a breakup, separation. There's so much sadness. Merong nagkahiwalay. Kasi nga, nagkaroon kayo ng conflict, nagkaroon kayo ng argument, nagkaroon kayo ng problema, nagkaroon ng diskusyon, merong dumistansya, merong lumayo, may nakipaghiwalay, may nakipag-break, may nang iwan, there's a sudden change sa connection mo with this person, with other people, with the Queen of Cups. Masinuna mo yung sarili mo. Sa pagkakataong ito, uunahin mo muna yung sarili mo. Pagod ka ng masaktan. Pagod ka ng lagi ikaw yung nasasaktan. Self-love, self-care. You know your worth, you know what you deserve. Yun yung priority mo sa ngayon. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Like the full energy.
You really want to take a leap of faith. Na lahat ng mga nangyayari sa buhay mo may purpose, may dahilan. Kaya tingin ko, there's a blessing opportunity na darating sa buhay mo at nafe-feel ko na merong magbabalik. Maaring someone na nakagawa ng hindi maganda, nagkaroon kayo ng problema, possible na may magbalik to make an apology. Let us get more energy for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Angel guide, give me some message, guidance, and advice for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Let us see your energy, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have here. Look for a sign. Get more information before making a decision. Don't stop. Improving health. Diba? Kahit gaano pa kadami ang pinoproblema mo, air sign, huwag mong pabayaan yung kalusugan mo. Improve your health. You are ready. And be assertive. Be confident sa sarili, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. So resonate as it is. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.